sa likod ng libu-libong pumila sa Star Hunt Editions ay libu-libo ding kwento ng buhay na siyang nagsisilbing inspirasyon nila sa kanilang mga pangarap. Tulad na lamang na natatahing kwento ng pag-ibig ng magkasintahang star dreamers na sina Rovines at Grace na sabay na nagpunta ng Star Hunt Araneta Auditions. Hi, good evening. My name is Rovines Jimenez Manaloto from Pampanga. Hi, good evening. My name is Mary Grace Abregar. I'm from Angeles City, Pampanga. Naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa buhay natin is may purpose. Magpangit man o hindi, na hindi natin kagustuhan kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, may purpose si God sa mga nangyayari. Sabay na sumubok ng kanilang kapalaran ang dalawa sa PBB tent at magkasama pa sa group presentation. Aking sinta, may aking prinsesa. Sa ating first eviction live, ito po ang Batch 49 Star! Matapos ang audition, hindi nakakuha ng star ang magkasintahan. Pero mukhang iba ang nakatadhana para sa kanila. After yung audition for PBB, kasi hanggang level 3 lang kami. Gusto sana namin ma-share yung story namin na napansin lang ng mga interviewers. Dahil sa kanilang natatanging kwento, ipinatawag sina Rovines at Grace ng MMK team sa ABS-CBN para sa malalim na interview. Alamin natin kung ano ang espesyal na istorya ng magkasintahan, kung saan isinabuhay ang kanilang kwento ni Ives Flores at Kira Ballinger sa Maalaala Mo Kaya. Nag-meet kami last January 26, 2014. Nung una ko po siya nakita, na starstruck po talaga ako. So, ang ganda po ng smile niya, kumbaga parang nag-slow motion yung mundo ko na. At dahil laging nagkakasama sa mga racket bilang part-time models, naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Pero hindi pa man tuluyang nabubuo ang nagsisimulang relasyon ng dalawa, maaga naman silang sinubok ng isang aksidente. Ihatid ko na po siya pa-uwi after po ng event namin. Meron po kasi akong gustong tanongin sa kanya personal kung ano na po talagang status naming dalawa. So, nag-stop po ako, then kinausap ko siya. Then, after namin mag-usap, papaandarin ko na po yung minamaneho kong sedan. Meron pong isang SUV na nag-overtake sa isang van. Natamaan niya po kami. Harapan po. So, head-on collision po yung nangyari. Yung skull ko is nagkaroon ng crack. So, nabutas yung skull ko sa noo. Kailangan lagyan ng titanium plate. Ako naman po, hirap ako makapagsalita kasi po parang natuklap na po talaga yung sapang ako. Nanganib man ang buhay, maswerte pa rin nakaligtas ang dalawa sa matinding aksidente. Pero hindi rin naman nila natakasan ang mga peklat na iniwan ng matinding pagsubok. Parang nawalan ako ng pag-asa na bakit ito pa yung kung anong nagiging puhunan namin. Yun pa talaga yung natamaan kung ano pa yung ginagamit namin para makatulong sa pamilya namin. Siya pa yung parang nasira yung mga mukha po namin. Pero sa huli, naging matatag na sandala ni na Rovines at Grace ang isa't isa. Guhugutan lang kami ng lakas sa bawat isa. Siya yung nagiging inspirasyon ko kung paano ko palakasin or pataasin yung confidence ko, kung paano ko harapin yung mga magiging challenges sa akin. Gayun din naman ako sa kanya. Sa ngayon, magkasamang humarap ang dalawa sa lahat ng mga laban, lalo na sa kanilang mga pangarap. Kaya naman, sabay din sila noong sumubok sa auditions. At sa ibang paraan man nagningning ang kanilang mga bituin, malaking pasasalamat pa rin nila Rovines at Grace na naging resulta ng kanilang Star Hunt experience. Sa ibang tao, may na-share din kami kahit paano na hindi mo kailangang sumuko sa kabila ng lahat ng nangyaring paghihirap sa buhay mo. Sobrang fulfilling kasi nakarating na kami sa estado namin ngayon na napagdaanan namin lahat ng mga bagay na yon and na-survive po namin.
talaga namang ang Star Hunt ay hindi lang magbibigay katuparan sa iyong pangarap. Ito rin ay daan para ibahagi ang iyong kwento at maging inspirasyon sa iba. Kaya salamat sa pagbabahagi ng inyong buhay, Star Dreamers, Robines at Grace. Ikaw ang bituin.